Yo, what is good? It's your boy, Awel Moto, walang pisyo, simba lang. Wow, sweet. Uy, sarado. Sa po ay tulog. Ito yung mga taong di ba lang. Pumunta tayo sa praktisan namin ngayon, mga boss. Magpa-practice tayo ngayon at kung ano lang kaya natin i-vlog. Pa-vlog natin. Ayan, nakapambahay lang ako. Pero nasa box ko yung gamit ko pang practice. Ayan, nagpalit na ako ng, ano, ng gulong ulit. Switch-switch lang yung pang daily tsaka yung pang practice and track day. So ayan, gamit pa rin natin is Victuro. Zineos Victuro. At ngayon, practice natin, hahasain natin yung na-ensayo natin nung nakaraan na, pero may mga ilang araw na rin akong na-practice na hindi ko na sinama sa video, hindi ko na kinukuhanan ng video vlogs, mga ganon. So ngayon lang ulit nasundan. Ang papraktisin natin ngayon is body position pa rin, especially na sa kanan, di ba? Yung kanan na part nakukuha ko naman na, kaya lang hindi pa ganun ka ayos. Topic natin ngayon, guys, is bakit kailangan nating bakit kailangan na sumasayad ang tuhod pag nasa cornering. So ang content ko na to, tatanungin natin sila ngayon. Tatanungin natin yung mga kasama natin na nagpa-practice kung ano yung purpose, di ba? Marami kasing purpose yun. Pero hindi ko muna sasabihin. Alamin natin sa kanila kung ano yung mga masasabi nila tungkol doon sa tanong natin na para saan ba yung pagpapasayad ng tuhod at na tinatawag na knee dragging, di ba? Para saan ba yun? Anong purpose nun? Kailangan ba talaga siyang gawin? Ayan. Mag-interview tayo ng mga ano, mga kasama natin. Kasi meron mga nagpa-practice niyan na hindi naman alam, hindi rin alam kung anong purpose, bakit kailangan gawin. 'Di ba? Hindi siya ginagamit o ginagawa para sa pagpapa-format, pagpapa-pogi lang. Ginagamit siya para sa safety, lalo sa cornering. 'Di ba? Lalong-lalo na kung nakikita niyo 'di ba sa mga racetrack ganyan. Always siyang ginagawa. Laging merong ganon. Iba kasi yung mga kurbada rin sa racetrack. At iba rin yung kurbada na ine-experience natin sa public road. Diba? Kaya ginagawa yung knee-drag. Basta mamaya malaman nyo na lang. Diretso na tayo ron. Ganda ng practice ko nakaraan, mga boss. Wala lang tayong video, hindi lang ako nag-vlog. Di naman kasi always ako nagbi-video. Ang practice ko nun, ano eh, kaliwa kanan, nagpi-figure of 8 ako. Nakuha ko ng maayos yung ano, nakuha ko ng maayos yung kanan. Ewan ko lang ngayon. Kasi syempre, ang pagpa-practice, yung pagpa-practice kasi niyan, ano yan eh, parang exercise yan, mga boss. Sasanayin mo yung isip mo na magawa siya ng maayos. At i-exercise mo yung katawan mo para maging flexible ka sa paggawa nun. O maging ano ka. Magawa mo siya ng smooth, parang ganun. Kahapon umulan eh. Ngayon kaya? No? Mukha yung sitwasyon natin ngayon. Nakaano lang ako, mga boss eh. Nakachinelas, tas nakashort. Hindi ko naman sa pinagyayabang ha. Sinuot ko na kasi to para pagdating dun presko, mainit kasi. Tapos malapit lang naman ako. Saka meron akong box. Nandito sa box yung mga gamit ko talaga na pang ano, pang practice. So yan, guys, meron pala tayong ano, raffle.
Siguro may mga ilang araw pa tayo para ibola kung sino ang mananalo sa paraffle natin ng MagFit cellphone holder. Napakagandang cellphone holder nun. Ang presyo niya mga boss nasa 1,220 yung SRP. Meron din tayo re-review na bagong helmet mula kay ano, kay Mota Active Corp. Binigyan niya tayo ng bagong helmet, bagong modelo, kaya papakita ko sa inyo at i-re-review natin, 'di ba? Test and review natin para solid. Wala tayo side mirror eh. Lingon-lingon tayo ngayon. Baka bigla kang lumiko. Madaustos ako. Kailangan ko na talaga magpalit ng upuan. Saka ano ako mga boss eh, stock seat. So kailangan natin magpalit ng upuan kasi nadudulas ako. Nadudulas ako pa forward. Kaya ako magpapalit. Sikip din. Ayan, dito tayo. Natipol. Lasang hangin. Nakachikot ang mga kulokoy. Hiram Racing tayo ngayon. Hiram Racing. Ano? Ay! Kumuha ng motor! Ayan na yung decals mo. Tangin na, parang... Bapas na gamit, damit yung pauki na bakit. Oo nga, no? Hindi, pre, yung design niya, pre, parang nakakahakit ng babae. Tangin lang galing mo, ha? Ngongo! Bumira! Arating lang natin, meron agad bumibiro. Papraktis ang lodi mo. Diba, putang ina, kaliwat kanan, no? O, tara na. Ayan guys, kakatapos lang natin sumalang. Iningal pa. Ayan, wala tayong video nung practice kanina, yung ikot ko. Pero mamaya, shoot na tayo ng video. Ayan, papraktis sila. Alakas mga ingal, kaya kailangan din ng stamina. So mamaya susalang ulit tayo. Mamaya papakita ko sa inyo yung mga video nung ano ko, nung pasayad duhod. Tsaka gagawin na natin yung content natin ngayon. Let's go.
Okay, ayan yung ikot natin guys. Practice na practice. So marami na tayong na-improve. At mukhang okay naman na. Ganda na rin yung position, yung kaya. So okay na rin. Ngayon, bakit ba tayo nagpapasayad ng tuhod? Bakit may knee-dragging? So tatanungin natin yung mga kasama natin dito isa-isa. Tignan natin kung ano-ano yung mga sagot nila. Kung pare-parehas ba. So tara. Badge, may tanong ako. Ano yung sir? Bakit kailangan magpasayad ng tuhod? Para birahin yung ano, yung mapasok mo yung apex. Pero totally hindi naman talaga kailangan full sayad. Hanggat makapasok ka lang ng apex, pwede mo siya dampi sabay labas. Pero dito sa atin kasi, ginagawa natin, nagpa-practice tayo magpasayad. Anong purpose nun? Bakit sumasayad? Para malin mo yung motor mo papasok doon sa apex. Okay. Yun lang ha. Yun lang ang comment. Okay, ayan yung unang ano, kasagutan. So dito naman tayo magtatanong. Ito, ito, ito. Good morning! Halika. Ayaw mo na nun? Ayaw mo na nun? Ay, gago. Ayan. Huwag kang galit. Galit ka ba? Ayan, gumagaling na si ate mo, Paul. Pero may tanong ako sa'yo. Bakit kailangan natin magpasayad ng tuhod? Just for fun lang yun. Tsaka just for love pag tumayam lang. Ganun lang mo talaga yun. Yun ang totoo yun. Hindi totoo yun? Hindi talaga totoo yun. Just for fun. Tsaka pag tumayam lang. Just for fun talaga. Sira ulo. Tangina. Wala na second chance. Bala ka dyan. So, pinapractice niya yung throttle control. So, dito tayo, na-interview ko na ito yung kung sasabihin. Ano sasabihin mo? Ay, ano yung tanong mo doon, Master, kanina? Yung bata nagpapasayad? Ano, wala lang, aral muna, aral. Aral? Tapos, gala, ganun. Ay, gano'n. Ano, study first, study first. Study first. Oh, sige, sige. Okay na, ha? Meron na tayong dalawang natanong. Napakagaganda po ng mga kasagutan nila. Uy! Nagawa niyo dyan! Puta, is na meron. Nagkikismisa yung dalawa. Sir, tinitignan ko kung ano yung sinisilip niya rito eh. Pero may tanong ako, bakit kailangan natin magpasahid ng tuhod? Para saan yan? Para saan? Para maging ngongo. Okay, may tanong ako sa'yo ngayon. Yan. Bakit tayo nagpapasahid ng tuhod? Anong purpose nun? Para sa safety na rin, syempre, sa kurba. At the same time, ma-adapt natin to sa truck eh. Ay, ang purpose ng knee drag, actually, hindi naman talaga dapat siya sasayad. Yun. Sasayad lang siya kasi maganda na yung pagkakalin mo. Yeah. Kumbaga, doon mo lang malalaman yung gano'y sukat ng lin mo. Parang limitations. Oo, no, yun na. Hanggang dito na yung motor ko. Ayun. Shoutout, Papa Awel. The best ka talaga. Walang bisyo, simba lang. Brrrr. Alam. Bakit ba tayo nagpapasayad ng tuhod? Para saan? Para saan ba yung mga knee drag na yan? Anong for? Ano, seryoso? Seryoso, kahit hindi, nasa sa'yo naman yan. Yung knee drag natin, Master, ginagawa natin yan dito kasi para matuto tayong yung lahat ng limitation natin, ma-reach natin. Sa mga emergency na sitwasyon, kaya natin gamitin, kaya natin ihiga yung motor natin. Opo. Ayun lang. Opo. Ayan. Lapit tayo kay Master Ruben. Ito, isa sa mga master natin dito. So, interviewin natin siya. Master! Itatanong lang ako. Para saan yung purpose ng pagpapasayad natin ng tuhod? Ang sayad tuhod kasi, kaya natin ginagawa yan is para makuha natin yung limit. Yung limit ng gulong, yun ang kailangan nating maalagaan.
pagdating sa racetrack para makuha natin yung contact patch na limit ng gulong sa simento or sa kalsada. So kaya natin ginagawa yun para dun natin masabi na eto na yung limit. Bali yung pagsahid ng tuhod, yun yung nagdidikta ng limitasyon ng... Limitasyon. Limitasyon siya sa contact patch ng gulong natin. Okay. So, kaya natin ginagawa yan. Ayan. Masabi natin yan. Tulad yan. Makikita mo, pag after niya, napapasayad niya ng tuhod o yung tinatawag nating nitrat. Tingnan mo, pansinin mo yung gulong niya. Yung gulong? Oo. Pansinin mo. Tingnan natin ngayon. Tingnan natin yung contact patch. Tinatawag sa likod. Sa likod. So ito ngayon yung ano, yung contact patch. Kaliwat kanan, no. Kaliwat kanan. Yan yung contact patch niya. So ngayon, makikita natin diyan na yung pasayad tuhod niya, dinidiin niya pa ng gusto kasi yung contact patch is malapad pa. So pwede niya pang ihiga ng gusto. Yun naman depende sa throttle mo, throttle control, tsaka sa control ng steering. Okay. Which is yun yung tinatawag natin na counter steer. Okay. So, tsaka parang halos sasayad na rin yung ilalim niya. Kaya kasi ito nauna muna yung tuhod niya bago. Ito actually hindi pa to ano eh, hindi pa to yung pinaka-setup ng rear seat. Kumbaga ginawan lang para improvise lang. Ayun. Thank you, Master Ruben. Ayos. Nagpapasahid tayo ng tuhod para actually preparations para sa paparating na track day ng QC. Yun, para hindi tayo zero sa knowledge, may baon tayong kahit papano na nitrag.